magalak tayong lahat. Si Yeso Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ika-anim na araw na po tayo sa ating ipinagdiriwang oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, araw ng Biyernes. Isama po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ang mga intensyon sa banal na misang ito, ating itinataas sa Diyos, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalong-lalo na ang kaarawan ni Telma Malihan, na naway bigyan pa ng mahabang buhay sa paglilingkod sa ating puong may kapal. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos.
kapangyarihan sa lahat. Panginoong Yeso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming may sakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong nila muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig
ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang mga matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan at Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpung ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas at ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas at pagtagumpayan sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain mula sa templo. Mga pagpapalay, kanyang tatanggapin ang Poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah.
Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoong iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagsasabi ni Pedro ng mga katagang mangingisda ako ay hudyat ng kabiguan. Dahil alam natin na tinawag ng Panginoon si Pedro sa ganitong hanap buhay, sa ganitong trabaho. Subalit ay babalik si Pedro ngayon sa pangingisda dahil ang kanyang sinundan para sa kanya'y kabiguan. Nung makita niya ang ating Panginoon na nakabayubay sa krus, kabiguan para kay Pedro. Nung unang tawagin si Pedro, kung titingnan po natin sa account ni Lucas, kabanata 5, mga talatang 1-11, makikita natin ang pagtawag ng ating Panginoon doon na sunod-sunod mula kay Pedro, kasama ang kanyang kapatid na si Andres, hanggang kay Juan at Santiago. Ang lahat ng ito ay puro mangingisda. At sinabi doon na hindi rin nakahuli ng isda sina Simon Pedro. Subalit, nang sabihin ng ating Panginoon,
na ihulog ang lambat. Ito'y nakahuli ng napakarami. Kung ating babalikan ang Lucan account na kung saan tinawag pa nga nila ang kanilang kasamang bangka dahil hindi nila mahila ang napakaraming isda na nahuli sa lambat na iyon. At pagkatapos ay hinila ito ng ating Panginoon, subalit bago po ito gawin ni Simon Pedro kasama ang kanyang mga alagad, hiniram muna ng ating Panginoon ang bangka ni Pedro at inupuan para turuan ang mga tao. At saka inutusan ng ating Panginoon na ihagis ang lambat. At ito na nga'y napakaraming isda ang kanilang nahuli. Para bagang pinapaalala ng ating Panginoon kay Pedro kung papaano niya tinawag sa unang pagkakataon ang ginawa niyang unang Santo Papa ng kanyang simbahang itinatag. At para ngayon, pinababalik ni Pedro, pinababalik ni Jesus ang alaala na iyon, na parang buhay ako, hindi kabiguan ang lahat ng ito, kung hindi kailangang matupad kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan na itinuturo ko sa inyo noon pa mang kasakasama ninyo ako. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin nila maunawaan at maintindihan. Sa katapusan po ng ating Ebanghelyo, sinabi po dito'y ito ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y mabuhay. Kung babalikan po natin at iuugnay ang ating pagninilay sa unang pagbasa, kung inyo pong pinakinggan, na kung saan ay nagkakatipon ang mga saserdote, mga pinuno ng bayan, matatanda ng bayan, mga saduseyo at mga pariseyo, na kung saan ay tinatanong nila si Pedro at ang kanilang mga kasamahan kung kaninong kapangyarihan na pagaling ang taong pinagaling ni na Pedro. Kaninong kapangyarihan? Alam natin na ang mga saduseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi naniniwala din sa muling pagkabuhay ng mga tao. Kaya kine-question nila ang turo ng mga alagad sa pangunguna ni Pedro, bakit nyo itinuturo ang muling pagkabuhay dahil hindi muling bubuhayin ang mga patay? At noon nandun na po sila sa harapan, nagkaroon na po ng kumprontasyon na ang sabi ni Pedro, gumaling ang taong ito na nasa harapan ninyong nakatindig ngayon, hindi sa kung ano paman o kaninong kapangyarihan, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong ipinako, inyong ipinapatay. At sinabi pa doon, ito ang batong itinakwil ninyo, itinapon ninyo, na naging panulukang bato. Ito'y ginawa ng Diyos para maunawaan ninyo na si Jesus nga ang tagapagligtas, ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan, subalit inyong ipinapatay. My dear brothers and sisters, alam natin na mauunawaan lang ito ng mga alagad ayon sa pangako ng ating Panginoon pagdating ng Espiritu Santo sa Pentecostes, na kung saan sinabi ng ating Panginoon, hindi nyo pa mauunawaan ang lahat ng ito. Subalit pag akyat ko sa langit, ipapadala ko ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa inyo at magtuturo ng hindi ninyo nauunawaan. At alam natin na ito nga ang nangyari. Kaya, sa ikatatlong pagpapakita ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, nandoon pa rin ang agam-agam, nandoon pa rin ang pagkalito ng mga alagad. Kaya nga sa bandang hulihan, ang sabi doon ay, walang manghas magtanong sa kanila kung sino siya, sapagkat alam nilang ang Panginoong iyon. Subalit, nandoon pa rin ang agam-agam. Ayaw lang magtanong dahil hindi pa rin nila mapaniwalaan hanggang ngayon na muling bubuhayin, muling mabubuhay ang ating Panginoon. At ito nga'y pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad para paniwalaan
at panghawakan na siya ngay muling nabuhay. Sabi nga ng mga komentarista sa banal na kasulatan, nang makita ng mga alagad na hila-hila na nila ang bangka, hila-hila nila ang lambat, na kung saan ay mayroong baga at mayroong nakaihaw na isda doon sa pangpang at may iilang tinapay. Ang sabi po dito ng mga komentarista sa banal na kasulatan, ito'y pagpapatunay na sa Jesus ay muling nabuhay at ito ang itinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At digay, pagkatapos nito, noong malapit na sila'y humingi pa ng isda ang ating Panginoon, magdala kayo dito ng isda, hali kayo mag-almusal tayo, magdala kayo dito ng isda doon sa mga nahuli ninyo. Pagpapatunay ng ating Panginoon at gustong maunawaan ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad na siya ngay tunay na muling nabuhay. Nawa ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa mga alagad na siyang paanyaya rin sa atin na paniwalaan natin ang kanyang muling pagkabuhay. At ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nakaangkla po ito sa kanyang pagiging 100% na tao at 100% na Diyos. Natatanging si Jesus lamang ang bumangon mula sa kamatayan. At ito ang ating pinaniniwalaan at pinananampalatayanan na hanggang ngayon ay lalong kumakalat sa sanlibutan, na bagamat ito'y itinago, ginawan ng paraan ng mga punong saserdote, ng matatanda ng bayan noong unang panahon, na hindi ito kumalat, subalit ang katotohanan ay mas lalong nagiging matibay dahil sa mga alagad sa kanilang pagiging mga saksi. Marahil ito rin ang hamon sa atin, my dear brothers and sisters, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang paanyaya ng ating Panginoon na tayo'y maging mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at magpakailanman.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhing Maria, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang espuso, kaisa ng mga apostol, mga martir, si Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan sa buong daigdig at kaligtasan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Gilbert, ang tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kakasala sa kami ipahintulot sa tukso at iyan.
Pagkakaisa mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magala. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magala. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya'y kanyang gawang walang hanggan. Sabihin ang sambayanan ng Israel. Ipahayagon kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Kanyang, kanyang ang layos sa pahamak kailanman. Ipahayag ko kalatinya. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magala. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay gala sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat.
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, puwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ika-apat, noong linggo ay atin pong isinagawa ang blessing at grand opening ng ating kapiyo osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main church, main arch entrance. Tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga tinghari at manunubos.